pinipiling edad o kasarian ng pagkakaroon ng sipon at ubo, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ang pabago-bagong panahon ay nakadaragdag sa pagkalat ng fungi at virus sa ating kapaligiran. Kaya paalala ng Department of Health, pag-ingatan ng kalusugan, huwag ipagsawalang bahala ang pesteng ubo at sipon. Kapag hindi naagapan, posibleng mauwi ito sa mas malubhang karamdaman, lalo na sa mga bata dahil hindi naman pa fully developed ang kanilang immune system. Ang ubo at sipon ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng virus-infected droplets o sa hangin. Dahil sa kadalasan ay nasa loob ng bahay, kung tag-ulan, mas malaki ang tsansa na magkahawaan. Maraming paraan upang ubo ay malunasan, andyan na ang nakaugalian nating pag-inom ng iba't ibang uri ng synthetic cough relief na mabibili sa mga merkado. Ang iba naman ay mas pinipili ang natural na solusyon upang maibsan ang pasakit na baradong ilong at panawagin ang bagang puno ng plema. Magandang umaga po sa ating mga kapamilya. Kumusta po kayo? Good morning po at welcome po sa Salamat Doc, mga taga Barangay Holy Spirit, Quezon City. Alam mo, dito pa lamang makikita nyo ang dami ng mga bata, no? I'm sure na kung mga nanay, worried na worried kayo kasi mga bata ngayon usong-usong ubo, pero pati ho mga matatanda nagkakaroon ho rin ho ng ubo, ha? At yan nga pong ating pag-uusapan. Kasama po natin ngayong umagang isang pulmonologist na si Dr. Olga Ruz. Good morning, Dr. Ruz. Come on down. Hi, Doc. Hi. Good morning. Hello, Doc. Good morning. Have a seat. Alam mo, sabi nga namin kanina, ito ata, ang mga pulmonologist po yata ang hindi nawawala ng pasyente dahil palaging merong may ubo. Totoo yan, Bernadette, kasi sa araw-araw namin pagkiklinik, walang isang pasyente na hindi nagreklamo ng ubo. So, yan yung tinatawag namin sa practice namin na bread and butter namin. Oo nga eh. Pero, Doc, ano nga ba ang ubo? Okay. Ang ubo, Bernadette, is a natural reflex of our body, no? Ibig sabihin, reflection ng katawan natin para maprotektahan ang baga. Mm-hmm. It clears the airway of anything that irritates the lungs, no? Kumbaga, kapag ka meron tayong na-inhale na irritant or any trigger, ang ubo, yan ang magiging reflex para tanggalin niya yung irritant na yon. Somehow, mapoprotektahan ang baga natin from any infection, no? Because normally, talagang tayong lahat umuubo tayo. Mga 11 coughings per day, normal yan, no? It becomes only abnormal, Bernadette, kapag kayong ubo, nagiging persistent na. Palapalagi, madalas na, tapos meron na mga associated symptoms. Katulad ng sinabi mo kanina, nag-chest pain na, sumasakit na yung tiyan pagka umuubo ka. Ibig sabihin nun, yung ubo na yon nagiging symptom na ng isang medical condition. Like for example, a respiratory infection. Mm-hmm. So it becomes now a symptom. But normally, it is a reflex. Normal yung ubo na yan. Nagiging abnormal lang siya kapag kaparte na siya ng isang medical condition. Yung sinasabi niyo, pwedeng may infection, respiratory infection. Yes. Maliban pa po sa respiratory infection, ano po ba mga sanhi ng ubo? Oh, yung mga causes ng cough na pwede nating isipin, one would be yung sabi kong mga irritants or triggers in the environment, no, yung pollution, ano, kapag ka nakalanghap ka talaga, pwede kang ubuhin. Pwede rin namang it must come from a non-infectious cause. Like for example, may bukol sa lungs, no, pwede kang ubuhin doon. Pwede rin namang manggaling yan from medicines, no, kapag uminom ka ng isang gamot, may side effect siya na uubuhin ka. So it's not just coming from any infection or respiratory tract infection. Maraming varied causes ng bakit ka umuubo. Dok, ang ubo, kailan nakakahawa at hindi nakakahawa? Okay. Nakakahawa siya kapag ka ang cause ng ubo ay infection. Definitely, kapag ka infection ito, it is caused by either a virus or a bacteria. So, in which case, kapag ka umubo ka, tapos merong droplet, no? Yung maliit na mga nakikita mong parang mga secretions, mm-hmm. Kapag na-inhale yan ng taong kaharap mo, at pumasok sa ilong niya at na-inhale niya yon, ay sabi ko nga, reflection, so siya rin uubuhin, no? Tapos nahahawa siya dahil kung yun ay virus or bacteria at ang immune system niya, hindi niya kayang protektahan yung virus at bacteria na yon, eventually siya rin na magde-develop. Yung hawak-hawak, yung hahawakan ng isa, kunwari ako may ubo, ubo akong ganyan, hinawakan ko, mm-hmm. Makakahawa ba yun? Pag, alam mo, makakakalat ba yun? Na? Yes, kasi yung respiratory secretions, madalas tayo, Bernadette, nag-touch tayo ng nose natin, di ba?
So kapag sinisipon tayo, nagta-touch tayo ng nose, tapos we touch any surface, no? Any person who comes in contact with that surface at merong secretions pa yon, at hinawakan niya din yung ilong niya, ma-inhale niya, and eventually matatransmit to other people. Ano pa bang ibang paraan para makahawa ng ubo? Okay. Para makahawa ng ubo, it really must come from an inhalation of a droplet, no? Kasi kapag ka umubo ka, mahahawa ka lang by way of yung aerosol tsaka yung droplet secretions. Other than that, hindi naman yan yung pupwedeng sa pagkain, no? Definitely hindi ka uubuhin dahil yung umuubo na tao, kumain siya, tapos kinain mo yung pagkain niya, ubuhin ka. O yung sa pagsip lang nung straw. Madalas yun eh, yung kapag iinumin ko yung juice nung isang may umuubo, nagsishare. Ah, hindi ka ubuhin doon. Ah, ganun pala yun. Hindi. Oh, Doc, ngayon naman may lang tayo mga kasama sa audience na magtatanong po sa inyo. Mm-hmm. Unahin po natin si Ms. Evelyn Peralta. Go ahead po. Ano pong tanong natin? Good morning, ma'am. Good morning, Doc. Yes, Evelyn. May iba't ibang uri po ba ng ubo? Bakit po minsan may plema, minsan naman po tuloy-tuloy? Ba't po ganun? Okay. Evelyn, ang types ng ubo, no? Iba-iba yan. Depende sa etiology o yung cause, no? Pwede rin namang sa timing or duration or yung tagal ng pag-ubo. Pwede rin namang sa character. Yung sinabi mo na yung iba, may plema, yan yung based on character. So, it can be divided into a wet cough or yung tinatawag natin productive cough. Yung isa naman, yung dry cough. Yung halos walang plemang nilalabas. So, those are two types, no? Now, terms of duration naman, pwede natin i-classify ang ubo in terms of acute cough. Ibig sabihin, less than 3 weeks, inuubo ka. But more than 3 weeks, no, we call that already chronic cough. So, duration yon, no? Now, timing. Minsan ang ubo, minsan napapansin mo kapag kagabi. It's worse at night, no? Minsan naman, it's associated with wheezing. May kasamang parang may nag-weasel, yes. Sa bata, meron yung tinatawag na brassy cough or yung barking cough, no? Yung parang kahul-aso. Meron namang iba sa bata, yung sa common, yung sa pertussis, yung whooping cough. Pagkatapos mong umubo, meron tunog, no? So those are different types of cough. But basically, iba-iba rin yung etiology nun. Kaya depende sa cause ng ubo, iba-iba rin yung klase ng ubo. At yung treatment. Yes. Kaya kailangan palaging sasangguni sa doktor. Yes, yes. Ngayon naman po, magtatanong naman si Nanay Teresita Eguizabal. Nanay! Sige, bigay po natin yung mikropono. Ayan. Thank you. Good morning, Bernadette. Good morning, Doc. Sabi niyo po, walang pinipili ang ubo. Ano pong pagkakaiba ng ubo ng matanda at ubo ng bata? Meron po ba? Base dun sa mga artikulong nabasa ko, no, maraming nagsasabing, Doktor, halos wala namang pagkakaiba. Kasi ang ubo ng bata, pareho po kung paano umubo ang bata. Nagsaswalo din kami. Yung mga matatanda, no, nagsaswalo din katulad ng bata. Pero basically, merong kahit papano merong pagkakaiba. One, una, ang mga bata, syempre yung cough natin, yung cough reflex natin, meron yang close link dun sa cough center sa brain. Okay. So syempre it undergoes maturation process. Habang bata ka, hindi pa mature yung brain mo, hindi rin mature yung respiratory muscles mo. So that's one. So expectedly ang ubo mo, syempre magkaiba rin, no, dahil merong relasyon dun sa brain, eh, no. So ang mga bata kung umubo halos hindi very effective. Hindi sila marunong mag-clear ng secretions. Unlike adults, secretions, yun yung mga plema. Yung mga plema. Oo, hindi sila marunong. They just swallow, no. Nilulunok lang nila. Pero ang mga matatanda, effectively kaya nilang maglabas ng plema, no. Now, in terms of etiology or cause, magkaiba rin. Kasi sa mga adult, ang common would still be asthma, yung postnasal drip na tinatawag, at saka yung common yung gastroesophageal reflux disease, no? Pero sa bata, hindi yun yung pinaka-common. So, expectedly also, yung paggamot, magkaiba din. Ang mga pediatricians, they don't rely very easily to giving cough medications. Ang mga pediatricians, if you notice, hindi kagad po nagbibigay ng antibiotic, ng gamot para sa ubo. They would just advise the patients to just increase the fluid intake. Okay. No? Maraming salamat.